po tayong tatlong ingredients like bitchin, ayan, bagoong, 555 sardines, ayan, tatlong ingredients lang po yung kailangan natin, no? So bali, tawagin po natin itong dininding or lauoy dito sa bukid nun ba? Hindi ko alam eh, basta sa amin dininding to. So ito yung lulutuin nga natin, ayan, choran, papaya, at malunggay. So ito yung lulutuin natin araw na to. So wala tayong panahog, wala tayong pang sama dito. Kaya ang naisip ko lang is 555 sardines para tipid po tayo, no? Kaya itong ulam na ito, tipid meal, kumbaga. So ano pang hinihintay natin? Let's go! Magsisimula na tayo, no? So siyempre ang unang gawin natin is balatan natin tong papaya. Ayan, so nakita nyo, no? Na-start ko na. Balatan po natin ito. Ayan. Para hiwa-hiwain natin pag matapos po ito balatan, no? Balatan natin ito ng pahaba. So, meron lang po akong ano sa inyo, no? Sabihin sa inyo, no? Itong papaya na ito dito sa Balis Bukid nun, kapag hilaw po po, hindi po nila tawag ito pinapansin. Pero kapag hinog na po, pinapansin po nila. Bakit kaya? Hindi sila marunong yung igulay. Hindi po nila alam na igulay ito. Kaya na-realize ko na, sabi ko maggulay nga ako at saka maghingi ako kasi total hindi naman po na nila, hindi po nila pinapansin. Sabi ko, ba't hindi po kayo nagugulay ng ano, ng papaya? Anong ginugulay? Hindi naman yung ginugulay, sabi nila. Hindi ginugulay po yan, sabi kong ganun. Pwede pong gulayin. Ah, ganun ba? Sabi naman nila. So sabi ko, itry nyo po maggulay, sabi ko. Maggulay-gulay po kayo para meron po kayong ano, maulam ka kung ganun sa kanila. Hindi po nila ito ginugulay. Kumbaga, pinapabayaan lang po nila to sa puno. Tapos, tawag dito, pinapahinog. No? So, ayan, nabalatan ko na po. So, ayan, pass forward po tayo, no? Ayan, so, bali, naano ko na po yung ano, naano ko na nahiwa-hiwa ko na po yung papaya. So, bali, ito po yung kinalabasan niya. Ayan, ganyan po, no? Ayan, so, ganun din, pass forward din tayo. Ayan, nahimay-himay ko na po yung malunggay. Ayan, so, bali, mayroon pang ano, pero mamaya-maya ito, ihuli na lang po natin ito. Habang hinihuli po natin ito, tatanggalin po natin pa yung ibang dahon niya. Then, pass forward po tayo ulit. Ayan, so, bali, habang nag-ihiwa-hiwa po ako kanina, ayan, nagpapakulo na po ako ng tubig na mainit na ano, nagpapakulo na ako kakong mainit na tubig. Ayan, para just in case po pag kumulo na po ito, no, ilalagay na po natin yung papaya. So nakikita niyo po ba? Ayan, wait lang, lalagay na po natin itong papaya. So kasi kumulo na nga po, di ba? Ayan, para lumambot na po itong papaya. Ayan. So ngayon po, 15 minutes or 20 minutes. Palalambutin po natin to ng 20 minutes or 15 minutes. Ayan. Ayan po siya. Huwag na po natin takpan kasi hindi naman po kakasya yung takip. At saka wala din po akong takip dito, no? Ayan. Ito pa po, no? Kaya mas gusto ko pong magluto dito sa kawali para mas clear, para mas makita nyo po, no? Yung mga procedure. Ito, napakadali lang po ito pero mas sustansya po sa ating katawan. Kailangan po natin mga gulay sa ating katawan para mayroon naman tayo ng energy. Ayan. So ngayon din po, no, may papakita pa po ako sa inyo. Total, mayroon po kaming dalawang talong dito. Ayan. Isama na din po natin to. Instead po, masayang ito or matapon lang, no, isama na lang po natin to. Ayan. So bali, hatiin lang po natin ito ng maliliit. Habang pinapakulaan po natin ito, hatiin po natin ito ng mga maliliit. Ganito lang po guys, oh. Ayan. Napakadali lang po ito. Pwedeng-pwede nyo po itong gayahin. Kapag wala po kayong ulam, ayan, meron po kayong nakikita sa kapitbahay nyo ng ganito. Hingi po kayo.
Tapos ganito po yung gawin nyo. Ayan, hindi naman po siguro masama manghingi no sa kapitbahay. Dahil ato nga po, hiningi ko lang din po ito sa kapitbahay. Para lang mayroong may ulam. At siyempre makatipid. No? Ayan, ganito lang po. Ganyan lang po kalalaki. Kasi sayang din po kasi ito kapag hindi maluto, matapon lang. Check natin kung malambot na. Ayan, lumipas na ang isang oras. Charot. Wala pa isang oras, no? Lumipat na isang 15 minutes. Ayan, pero hindi pa po lumalambot. Pero yung iba malambot naman na. So, ayan, okay na yan. Kasi mamaya-maya palalambutin pa naman natin. Ayan. So, instant titimplahan na natin. Wag muna po pala. Ayan. Isasagol na natin itong talong. Ayan, talong o talong. Ayan. Isama na natin itong talong pati para itong talong lumambot na din po. Ayan. Ay, napakasarap to, no? Gustong-gusto kong gulay. Masustansya. Mahilig po ako sa mga gulay-gulay kasi pag gulay-gulay po yung mga kinakain ko. Imagine, ang dami ko pong nakakain. Ayan. Marami po akong nakakain pag gulay-gulay. Like, nilagyan ng bagoong. Ay, Diyos me, yung marimar. Kasarapan, mabuti. Ayan, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. Then, siyempre, lalagyan na natin ito ng Magic Syrup. Ay, wala pala tayo Magic Syrup, no? Bitchin lang. Lalagyan na natin ito ng bitchin. Nasaan na yung gunting dito? Ayan, lagyan natin ng bitchin. Huwag masyadong maraming bitchin kasi nakakabubo po itong bitchin. Unti lang. Ayan, okay na yan. Then, haluin natin. Ayan. Kung feel nyo po, kulang po yung sabaw, no, dadagdagan po nyo. Kung para sa inyo. Ito, para sa akin is, parang kulang pa yung sabaw. Kaya dagdagan natin yung sabaw. Feel ko kasi kulang yung sabaw. Dagdagan lang natin ng unti, guys, no? Kasi feel ko kulang yung sabaw. Ayan. Ganyan lang. Diba? Dumami yung sabaw. Ayan. Instead na hindi natin maubos, di pamigay natin sa kapitbahay. At least nakabigyan na tayo. Nakatulong tayo. Ayan. Next, maglagay na tayo ng bago-bagoong. Ayan, bagoong. Pampasarap ito. Sa ating ulam. Ayan, kutob-kutob lang ito guys ha. Kutob-kutob lang para hindi maalat. Alat, kako pala. Ayan, kutob-kutob lang ha. Ayan. Yun. Ayan siya guys. So, nabumabang siya. Yan yung magiging itsura po niya. Ayan. Ganyan. So, lasahan po natin kung anong lasa niya. Baka maalat. Oops, sakto na po yung nilagay ko. Tama na po yung bagoong. Then, next, lagyan na po natin ito ng 555 sardinas. Baka naman. Wala kasi tayong pito, no? Kaya 555 na lang ang ating isama. Ayan. Ganyan po siya, no? Uy, kahit ganito lang yung ulam natin or ganito lang po yung niluluto ko para sa inyo. Uy, masarap po ito. Diyos ko, masustansya po ito sa katawan natin. Yan, ganyan lang po natin. Tapos, malunggay na. Wala na. Tapos na. Pagka natapos na yung malunggay, tapos na po. Pero, mamaya-maya pa po natin ilagay yung malunggay, no? Ayan. So, ayun. Nakalipas na po ang isang taon. Ay, joke lang. 15 minutes ka po pala. Ayan. So, bali, siguro malambot na po ito, no? Ayan. Ayan. Okay na po ito. Malambot na po ito. Ayan. Next naman po natin yung malunggay. Ayan. Malunggay.
ilagay na po natin ito. Ayan, pagka malambot na din po itong malunggay, lusaw na itong malunggaw nito, tapos na po, yun na. Ayan, di ba po? Ayan. So, bali, haluin lang natin. Palambutin lang na natin itong mga itong malunggay na to. Ayan. I-get together natin sila. Ayan, ganyan. Para maglasa yung ating sinabawan. Ayan, tawagin po natin itong ano, no? Dininding. Ayan, dininding. Kako pala, nabanggit ko na po pala kanina, no? Ayan, dininding ito. Ayan, dininding, dininding. Luto ng ano ito, no? Luto ng sambalinyo. Ayan, ganito po kasi yung luto namin sa amin, sa sambales. Ayan. Yung iba kasi dito, sa bukid ng naapay, ano, ano yon? Talbos kamuti. Tawag dito, mayroon pang ano yun yung nakalimutan ko, basta iba yung luto po kasi nila dito eh. Pero okay naman yung luto nila dito, masarap, masustansya din naman. Pero itong niluluto ko, masustansya din naman. So ayun, tapos na. Ayan, ganun lang po kadali, ano? Ayan, so if gusto niyo pong gayahin, pwedeng-pwede niyo pong gayahin, no? Pwedeng-pwede din niyo pong lutuin diyan sa inyong tahanan. Ganito lang po siya kasimple, pero worth it, masarap. So ayun, hanggat dito na lang. At sana nagustuhan nyo itong video na ito. Maraming maraming salamat at kita-kits tayo sa aking susunod na video. Bye-bye!